So, safety first. Jack up. Support, support. Bago kayo umilalim or magbaklas ng gulong. Okay? So, tuturuan ko kayo kung paano magpalit ng brake shoe. So, ang brake shoe natin, ang tatak ay TBK. Okay, TBK. TBK. Ayan, TBK. So, last time na nag-unbox tayo nito, pinakita ko sa inyo. Then, babaklas tayo ng gulong. Yan. So, ayan, ito na yung ating brake drum. And, tinanggalan natin yung gulong. Then, may screw ito dito. Tatanggalin nyo yung screw na yan. Make sure yung ating handbrake ay hindi naka-engage. Ano po? Alright. So, luluwagan natin yung handbrake. Handbrake. So, ayan. Naluwagan na natin yung ating handbrake o ni-release. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na screw. Ano? Ayan. So, minsan, ito po ay matigas. Minsan na naman, ay tama lang ang higpit. Pag po matigas at hindi nyo mayari ng screwdriver, kasi nga DIY lang tayo and nasa bahay kayo nagdi-DIY, so ordinaryong screw lang ang gamit nyo, ano, minsan po ay ito yung matigas, so gumamit po kayo ng impact or paluin nyo yung screw nyo kung kinakailangan para mabuksan, ano po, kasi pag kayo nasa bahay, lalo na yung mga car owner lang, hindi po kayo kumpleto sa tools. Alright, yun ang intindihin nyo. So, alright. Baklaks na. Ito na po yun. Oh. Ano po? Tanggal na natin. Yan. Then, papaluin nyo lang po to. Ang pagpalo po ay dito, katapatan, para nagbabaklas kayo ng bolt and nut or ano, kabilaan, cross pattern, yon. Paluin nyo lang. Ayan o, kita nyo yung mga alikabok, lumalabas na. So, ayan o. Palo-palo lang yan. Ayan o. Ako po ay mag-isa lang gumagawa, wala akong cameraman. Yung iba kasi sinasabi, paulit-ulit ako and magulo ang video. Ngayon mga repa, bago kayo mag-comment na magulo ang video ko and yung magalaw yung camera pala, eh subukan yung mag-mekaniko na hawak ang tools tapos hawak ang camera at nagsasalita pa kayo. Subukan nyo yun nang malaman nyo. Diba? Ayan o. Basta ano lang po, palu-paluin nyo lang yan. Eh ba kasi hindi ano eh, talagang no idea talaga kung paano pagpasok. Hindi na nga ako nag-gloves. Maangat na po, di ba? Nakita niyan na. Maangat na. Hindi naman ako full-time na vlogger. Kahit ako hindi mag-YouTube, ako yung kumikita ng pera. Yun lang po yun. Hindi po ako kagaya ng iba dyan sa YouTube lang umaasa. Ay, hindi po. Alright. So, isa pang tip sa mga ganito, mga repa. Pag hindi nyo natanggal or talagang makapit na. Ano, may mga senaryong ganun eh. Naputol na yung spring dun sa loob. So, yung spring, hindi na siya nag-close or nag-open. Ayun, biglang bibitaw yon. Pak! Pag bitaw nun, yung... Pakita ko sa inyo yung brake shoe ito. Ayan. Nakita ko na sa inyo yung brake shoe. Kasi yan is mga repa. Nakaganyan yan. May mga design na nakaganyan. May mga design na nakaganyan. Depende po sa design ng manufacturer nyo. Ngayon, pag naputol po yung spring yan, bibitaw po yung spring at papalo yan dun. Bak! Papalo na pa ganito. So ngayon, itong asbestos natin ng brake shoe, didikit ngayon dyan sa brake drum. Pag yan ay dumikit sa brake drum, kahit anong pong palo nyo ay hindi mahuhugot ito. So ngayon, ang technique po dyan ay pwedeng pwersahin. Pwede nga, pag hindi na talaga, ano,
May adjuster po tayo dito. Adjuster. Saan ba yun? Andito dito sa gitna. Ito. Nakita nyo ba yung daliri ko? Ito. Yan. Ito. Hihimasin nyo para mada. Hihimasin nyo muna para matanggal yung dumi. Ayan. Ayan. Ingat lang kayo kasi takip natin itong guma na to. So, ito. Ayan. So, tuturuan ko din kayo kung paano mag-adjust yun mamaya. Dahil yung brake shoe natin is pudpud na, ang ipapalat natin makapal. Ano? So, mandatory po yun na kailangan yung i-adjust. Ano pa? Pero may mga scenario naman na hindi na kailangan. Pero bihira. Yes po. Yeah. So yun, kung gusto niyo namang malaman kung ano bang tawag dito, kung manipis na yung brake shoe nyo, gusto niyo malaman, wala kayong idea, totally wala kayong idea kung paano makita kung manipis na yung brake shoe natin, kung manipis na ang lining. Ito po ang lining na sinasabi nila. Ano po, mayroong tinatawag tayong clutch lining. Ito po yun, parehas lang siya, asbestos ang tawag. Ano po? Alright. So, paano malalaman dito sa preno ng likuran? Ito po yan. Nandito. Ito. Para makita nyo kung saan nakalagay. So, nandito po yung ating silipa ng condition ng preno. Ito. Yan. Tanggalin nyo lang yan at makikita nyo yung condition ng preno nyo. Ano ba yun? Kikita nyo ba? Hindi ko masyado nga nagipit dito eh. Ayan. Sisilipin nyo po. Ngayon, pag nakita nyo na dito na manipis na, makikita nyo po yun sa loob. Ayan. Manipis. Ayan. Ganyan. Nakaganaan siya. Eh, palitan nyo na po. Pero pag ganito pa kakapal, huwag mo nyo na palitan. Sayang din. Yeah! Alright. So, ngayon po ay alam nyo na kung saan ang location ng adjuster at saka yung silipan ng condition ng brake shoe. Ano po? Ayan. So, malaking tulong po ito dun sa mga car owner na mahiling mag-DIY dahil sa bahay po nyo pa lang malalaman nyo na ang condition ng ating brake shoe. Alright? So, hugutin na natin, maluwag na. Then, ganyan lang yung mga ripa. Iipitin ko lang na dalawang tuhod ko ang alright. Wow! Ang dumi! Ito. Ito yung ripa yung mga sinasabi ko minsan. Pag silip nyo dun sa kabila, dun sa silipan ng brake shoe, dun sa butas, dito makapal pa. Pero pagdating dito, manipis. Ayan. Swabe, sulit na sulit. 'Di ba? And manipis na talaga. Ayan oh. Kita niyo naman 'yan condition. Dito. Ngayon papakita ko yung condition nito. Ayan ah. Di ba? Ang laki ng difference. Diba? So sakto na yung aking ano, buti hindi kumapit sa brake drum. Alright. So ganun lang kasimple mga ref ha. Diba? Diba? So nabaklas na natin. So nilinisan ko lang to. Using brush. Pero kung may contact cleaner kayo or tawag dito brake cleaner, pinakamabuti is mas maganda yun, gamitan nyo. Ako kasi naubusan ako ng brake cleaner kaya hindi ko na siya ginamitan, ko lang siya ng brush, linis. Dahil ang una nyong gagawin dito pag kayo magtatanggal ng ganito is tanggalin nyo yung spring.
Pwede dito, pwede dito. Ano? Kung saan kayo kampante, dalawa yung spring yan dito. Ito pa yung isa. Ano pa? Then sa akin, gamit kayo ng maliit na screwdriver, flat. Then sikwatin niyo dito. Darang! Ayun, simple nga. Simple lang. Ayan. Ano? Kung paano nyo binaklas, ganun din ang pagbabalik. Ano? Hindi nyo na alam kung paano nyo babalik. Yun ang problema. Tapos yun sa kabila, itong spring na ito, ay sisikwatin din natin syempre. Saan ba maganda? Tahanap kayo ng position kung saan maganda. Nakalabas na. Almost nakalabas na. Ayan. Tanggal na ang isang tanggal na ito. Isang spring. Yung sa ilalim. Ang ilalim ang malaki ha. Tapos yun. Ayan, lumuwag na. Ngayon tatanggalin nyo na ito. Ana. So ipipress nyo muna bago nyo i-ipot. Ako kakamayin ko lang ha. Yung iba pwede nyo gamitan ng plier. Ano po? Pwede nyo gamitan. Ipipress nyo. Sabay iikot. Yan. Taran! Tapos. Ang problema. Napakasimple lang. Ano, kabila din. Pwedeng kamayin. Pag kinamay nyo at sumasama yung pinakang ustad niya, eh hawakan niya sa ilalim. Dito. Sa likod pala. Doon sa pinakang backplate nitong ating assembly. Ano. Pero pag hindi naman, eh makukuha nyo yan. Sumasama. So, screwdriver na lang. Pakita ko lang. Hawakan nyo dito. Dati, depress. So, ayan. Kinamay ko na. Diba? Kamay lang. Diba? Then, tatanggalin na natin yung brake shoe. Ito yung adjuster natin. Adjuster nut. Ayan, ang adjuster nut natin. Tapos may isa pang spring. Ano? Ayan, ito. Tatanggalin ko na rin. Make sure lang kasi may ano to eh. May naka-ano dito yung handbrake natin. So, be careful lang ha pag tatanggal. So, ang handbrake natin dapat naka-release. Gaya ng nasabi ko kanina, dapat naka-release ang handbrake. Ayan. So, ito siya. Ayan. Yan yung pinakang handbrake lever natin. So, itong handbrake lever na to, ay, ito. Handbrake lever po ang tawag yan. Ayan, i-ano nyo lang yan. Sisikwatin lang naman yan. Tipit na naman ng 2 watt. Yan. Yan po ang brake assembly natin. Yeah! So, huwag nyo itong iwawala. Ano ba? So, hanapin natin yung
kasi ililipat natin yung isa dahil wala itong lever, as in brake shoe lang ito, ano, kaya iingatan yung masira. So kung ma-compare nyo yung difference nito, saktong-sakto yung aking schedule ngayon na mag muntik na talaga. Pero yung aking ano, wala siyang tama. Mararamdaman nyo naman pag ginanon nyo yung inyong ano, brake drum. Ano po, mararamdaman nyo, wala siyang tama. Diba? So wala yan. Yung condition nito, tingnan nyo. Yan yung una kong in-upload. Pag check nyo dito, makapal pa. Pero yung pagdating dito sa kabila ay manipis. Kaya i-double check nyo. Ano po? So tatanggalin ko lang to. Itong lever na ito, ililipat ko dito. Ano po? Okay. So ang ginawa ko dito para matanggal, so ganyan po ang position yan, ha. So ayan, maganda ng position yan. Ganito pala. So ayan, yung lever natin ay nandun sa baba. Ito yung cable ng handbrake. And mapapansin nyo, itong gatla na ito, ito siya. So dito yung tatama. Ano? Ayan. Yan yung tatama. Ano po? Then ngayon nga, tatanggalin natin yung handbrake lever. Pinalo ko lang ito dito para lumabas. Then sisikwatin nyo na dito. Wala tayong taga camera eh. Tanggal na. Diba? Tapos yung yan, pinakang bolt natin. Then yung position yan, dahil nga nasa baba, sa kabila, nakaganan yan. Ano? Para hindi kayo malito, ito, kung sa akin ito, itapos na agad kanina pa. Dahil ginagawa ko nga ng tutorial. Para malaman nyo. Ano po? Ayan. So, kailangan ko ng dalawang kamay para maisabit itong bolt. Ayan. Sige. So, ayan. Natanggal ko na. Naipasok ko na rin pati yung lever. O, ayan. Okay. Yung lock nya, ito na. So, kung kayo nagdududa, kasi nga, pagbago yung lock nyo, kung meron kayong spare, palitan nyo ng bago. Ito kasi luma. So ang gagawin ko diyan, pagka pasok ng ganyan, iipitin ko pa dito para mag-lock. Ano po? Iipitin ko. Okay. So ayan, inipit ko na gamit ang plies. Ayan. Okay? So napakasimple lang din mga repa. Lilinisan ko lang itong back plate niya. Then kasi nga marami nang natrap na ano diyan, no. Ayun, oh. Yung mga nalalaglag, ayun, oh. Ah. So para matanggal yung dumi. Ayun, oh. Kung may ano kayo, brake cleaner, mas maganda. Tanggalin na natin. So nalinisan na natin gamit lang ang brush. So okay din naman po yung brush lang, basta hindi basa ang assembly nyo. Dahil pag basa ang assembly nyo, ginamitan nyo ng brush, ay useless. Kailangan gumamit kayo ng brake contact cleaner or degreaser or brake cleaner. Okay? So ayan yung mga dumi.
So brush lang yung gamit ko kasi wala naman tagas yung wheel cylinder natin. Ano pa? So mga repa, bago natin ikabit itong brake shoe, pinalitan ko na yung ano, yung repair kit ng aking brake cylinder. So ito siya. Galing ito kay Jetco Pasay. So ayan, orig po ito. Yung nakalagay dito. Ayan. Ano po. So hindi ko na ipakita sa inyo dahil ibang episode po ito. Papakita ko po sa inyo sa susunod na upload ko. Ano po. So ito na siya. So hindi na nga niliha ko na to, pero next time papalitan ko na ng assembly dahil yung condition nito ay dahil malayo nga kami sa shop, umuorder pa ako kay Jetco, so take time pa yung mga 3 days to 4 days depende pag na traffic. Ano po, so ikakabit ko na ito. Then andito yung mga spring, ayan yung rubber na pinagpalitan natin, yung pinakang o-ring o yung repair kit. Ito yung isa. Ano po? Ay, laglag. So yun, kakabit ko lang to, then continue na tayo dun sa paglalagay ng brake shoe. So mga repa, nandito na tayo, and ito na ang ating brake shoe lever. Brake shoe tsaka yung lever ng handbrake. Ano pa? So sa ganitong scenario, sa pagpipix, naipix ko na nga pala yung ano, rubber bolt at saka yung repair kit ng ating nagpalitan na oil seal. Okay? Oil seal po ang tawag dyan. Then dito, pagpipix po nito, maraming ano, ibang technician or mekaniko, nilalagay muna yung hook niya. Then, saka inilalagay itong mga spring, or ilalagay muna yung spring bago ilalagay muna dito yung ano, yan. Then saka yung spring ilalagay muna nila, pero sa akin ilalagay ko muna ito para may holder. Pag naipasok ko na yun, hindi na siya malalaglag dahil mag isa lang tayo. Ano po, yun ang point ko. Then may mga langis pa dito. Punasan ko lang. Then na-excite. Ano po, ipapasok nyo rin din to. Ayan. Ayan. Sabay ikutin nyo lang sa likod yung pinakang yan, lumabas na. Isang kamay yan, ha mga repa. Ano, same procedure, ibalik nyo yung spring. Okay. So, ayun na. Kahit yan ay katikita na hindi na matatanggal yan. Yes. Done. Ang isa. Tapos ito, lilihain nyo din, ha. Pero nasa sa inyo kung hindi nyo lilihain. Ngayon sa akin, ganito talaga ako magpalit. Yung iba naman, salpak na lang. Okay. Then, saan natin to kakabit? Okay. Yung dito. Yan na. Wala kasi ako mapagpatungan ng cellphone ito.
Huwag yung kalilimutan ito. Ito yung lock ng ating sa adjuster. Ito yon. Huwag yung kalilimutan ilagay. Pwede nyo iiwas to. Ayan. Tapos ipasok nyo ito dito. Kasi nga, gaya ng nasabi ko kanina, pag ito agad ang nilagay nyo, hindi nyo, wala kayong tagahawak dito. Or pagsulo lang kayo. At least ito, may holder kayo. Ano, mga repa? Di na ipasok nyo na yan. Kasi nga maluwag yan, i-adjust nyo. Para humigpit dito. Kinakamay ko lang yan. Pinipinggir pala. Ayan. So nakalagay na yung lever natin, yung adjuster. Then susunod nyo ito. May spring pa pala ito dito sa loob. Ano, yung spring nya. Pero manipis lang to, kayang-kayang dukutin. So itong mahaba na to na maliit na spring ay ilalagay nyo muna bago nyo ilagay yung malaki. Yung medium size. Make sure lang na hindi tatama do sa adjuster natin yung spring, ha. Ano pa? And double check nyo na rin yung condition ng spring. Baka may gatla, ay di palitan yun na. Then, ito siya. Ayan, ayan o. Nakita nga yung spring o. Ay, sabit ko na o. Kahit pa paano. So, yun, nalaglag ulit sa loob. Pero nakasabit na yung isa. So, ayan, ikabit ko na yung spring na maliit. Ayan o. Make sure na hindi tatama dun sa adjuster natin. Kasi pag nagkabaligtad kayo ng kabit, itong spring na ito na ilagay nyo dito, maaapektuhan itong adjustan natin ng preno. Ano po, tatama yan dito. Pag yan ay naputol, yun ang problema. At the same time, pag kayo mag-a-adjust dito, eh, tutukod siya dito sa spring. Ano po, dapat yan ay hindi nakaharang. Yan, kagaya yan. So, pag kayo nahirapan na ikabit yung nasa loob na spring, pwede nyo tanggalin ulit ito, i-hook nyo, saka nyo sikwatin dito. Ano po? Na-adjust pa naman to, mga repa. Ayan o. Ayan o. Pwede nyo pang i-adjust. Kabilaan. Para pag nahirapan kayo, and gamit kayo ng screwdriver, pwede nyo sungkutin dito. Ayan o. Ganun lang kasimple, mga repa. So, kasunod natin ay ito. Itong malaki sa ilalim. Ano po? Ayan, ang position naman po nito. Ayan, tinanggal nyo. Hindi nyo malaman kung anong position nito. Ito po ay dito sa may malapit sa handbrake cable para hindi siya gumagalaw. Ano po? O, pwede nyo isuot dito. Kasi sa loob nyan, ayan o. May handbrake cable yan dito. So, isuot nyo lang. Ayan. Daran. Daran. O, diba? Kasuot na.
Ayan po ah, nakasuot na. Huwag kayong magkakamali nga pala dito. Dito tayo maglalagay sa taas, huwag dun sa pangalawa, sa ilalim. Dahil masyado siyang malambot. Hindi magwo-work ang inyong spring. Apo. Tapos 'yan ay dun din sa ano din 'yan, dun sa dito sa taas. Dito sa taas ha. Against the light dito. Okay. Gamit kayo nito. So nakakabit na yung spring natin dito, ayan, and ito, nakita nyo naman, ginamitan ko lang ng screwdriver na maliit, ano, mga lipa, nagawa natin. Then kasunod ay ito, so yung ano naman ang position nito, laging hindi kayo makaka-estorbo dun sa mga tatamaan, kagaya nito, tatamaan. Pag nilagay nyo po yan dyan, ayan, tatama yan dun sa lever natin, ayan, tatama yan, so dapat dun yan. Ayan. 'Di ba? Dapat nakaganyan. So, ang haba lang pag nitong kalilimutang ilagay ha. Sa ano natin. Yon. Basta yan ay pumapag, hindi po ganyan ha, dapat pumasok doon sa gatla. Nakikita nyo po yung gatla. Ayan, dapat papasok po yun dyan. Ayan, pumasok na. Then saka nyo po ito ilalagay. Itong spring na ito, dito nyo isasabit. Ano pa? Dito. Dito. Okay. Gamit lang din kaya ng screwdriver. Or pag kayo nahirapan, pwede nyo baligtarin. Ayan, dito kayo mag-umpisa. Ayan, done. Nakabit na lahat ng assembly natin. Lahat ng accessories nakabit natin. Kagaya ng sinabi mo kanina, kung paano nyo ginawa, ganun din ang pagbabalik. Ano pa? Panis! Yung isang nagbablog dyan sa Isuzu Crosswind Sportivo na minsan nakita ko sa Cavite, nagpapagawa ng ganito. And pag nagturo siya, ay nagbigay ng advice, ay kala mo'y napakagaling. Ano po? Yan. Then yung pala pinapagawa lang din naman niya. All right, anyway, shout out sa iyo. So yan.
So almost done na tayo. Nakapagpalit na tayo ng brake shoe. Ayan, yung brake shoe natin kanina, ito ang resulta. Tapos isasalpak na lang natin ito. Lilinisan ko lang to. Then sasalpak na natin. Ganun lang kasimple mga repa. Then magbi-bleed tayo dahil nagpalit tayo ng oil seal. Ano po? So ito yung pinagpalitan ko ng oil seal. Ayan. Napaka simple lang nito sa totoo lang mga repa. Di ba? Magpalit tayo ng brake shoe. Alright. Di ba? So i-adjust ko na lang ito mamaya. So at the same time habang ano pa, pwede nyo i-adjust dito. Kikita nyo ba? Against the light eh. Anyway, doon ko na lang sisikwatin sa likod. Ano pa? Then, salpak na ito. Ayan. Ayan. Tapos na. Tapos na yan. So, pag adjust naman ito, gumagamit lang ako ng screwdriver. Yung ibang kutsara na pinutol, yun ang pinangakanan nila. Pinang sisikwat. Minsan is maliit na screwdriver. So yun, i-adjust ko siya ngayon dun sa butas. Yung butas dito magipit eh, hindi masyadong makikita. Mas maganda siguro ang tutorial dun sa kabila. So ganun lang, ito ay ihihigpit nyo hanggang hindi nyo maikot. So dudukutin ko lang gamit ito. Ganito yan repa ha. Saan ba yun? Let's say ito yung lever natin. Nakikita niya po ito. Yung lever natin, ganyan yan. So may gatla-gatla yan. Pag dito kayo nag-umpisa sa ibabaw, yan ang pahigpit. Yan, pag iniikot nyo ng ganyan, dito sa ibabaw ha. So, iikot yung ano, yung adjuster. So, bubuka naman yung ating brake shoe, bubuka siya. Ano po, dito sa ibabaw, ang sikwat. Ganyan. Ngayon, pag nag-umpisa kayo dito sa ilalim, yan naman po ang paluwag. Yung brake shoe natin, luluwag. Ano po, hindi siya kakapit. Ayan. Pag dito, tandaan nyo ulit ha, sa ibabaw ang pahigpit, pabuka ang brake shoe para kumapit sa brake drum. Pag dito sa ilalim, ang kayod, pang ano yun, paluwag. Yung brake shoe natin ay tutupi. Hindi naman tutupi, kumbaga mag-a-adjust siya papasok. Ano po, parang ganito siya. Pakita ko sa inyo para makita nyo lang mabuti. So ito'y sample lang ha. Nandyan yung adjuster natin. So pag ito'y kinayod nyo ng pataas, uy, tumayo ka. Tayo. Tayo. Ayaw tumayo. Ayan. Ayaw tumayo eh. Walang yan. Sama ka. Marami tayong nanonood. Ayan. Tayo. Ayan. So, pag kinayod nyo po dito pa, dito pa, yan, dito sa taas, ay, lintis. Ulit siya yan. Nakatayo yan, ha. Pag kinayod nyo po yan, ay, hindi po pwede. Kailangan nakatayo, eh. Yan. Pag kinayod nyo po yan dito, yan po ang pahigpit. Pag kinayod nyo po yan dito sa ilalim, pag ganyan, yun po ang paluwag. Ngayon, kinayod nyo dito sa ibabaw, mag-i-expand yan. Sabay yan, sabay. Ngayon, pag kinayod nyo sa ilalim, paluwag naman. Titiklop siya. Ganun po nangyayari ang pag-a-adjust sa preno. Alright. Get o hindi gets? Labo yun. So, i-adjust ko na to.
So konting adjust na lang ang sa akin kasi pag ako nag-adjust, sinasagad ko. Hindi, halos hindi na maikot ito. Ano, yun ang ganun ako. Tapos mag-a-adjust ako ng 3 hanggang 4 na click dun sa adjuster. 3 hanggang 4 or 5. Pwede na yun. Depende. Tinatansya ko na lang. Ayan. Sige po. Ayan, dikit na siya, mga repa, dikit na. Alas, di ko na maikot, ano. Dikit na yan, dikit. Saka ko siya, ibabalik ng 3 ikot. 3 hanggang 5. Depende po yun sa aking. Mararamdaman ko po yun sa aking mga kamay at mga bisig. Ayun. 3 click na ako. Up. Isa pa. Ayun. Ayun, isa pa. Yo. Ah, yeah. Up. Matigas. Konti. Ayun. Panalo. Nakalimang click ako dun sa adjuster. Pwede na to. Dahil sa akin naman sasakyan nito, madali kong mai-adjust to. Ano pa? Ganun lang. Laruin nyo lang dun. 5. Pag sumubra kayo ng 5, ibalik nyo ng 1. So, naging 4. Ngayon, kung maluwag pa rin, ibalik nyo ng 1 pa, maging 3. Yun lang, doon pa lang, doon lang po nag-play yun. 2 hanggang 5. Minsan pa nga, 3 hanggang 5. Pabalik-balik lang po yun doon. Dana tayo dito. Alright. So, ayan mga repa, naibaba ko na yung mga gulong ko. Pati doon, naibaba ko na. Ano? So, itong episode na ito ay yung pagkakabit lang ng brake shoe, pagtatanggal, pagkakabit, pati yung mga spring, lahat ng assembly. Yung pagbibleed po ng preno ay sa iba ko pang sa ibang episode ko po ilalagay, dahil masyado nang mahaba ang video at saka para hindi kayo malito. Ano po? Ito po ay hindi para sa mga talagang may alam na sa technical. Ito po ay para dun sa mga car owner na mahilig mag DIY. Ano po? So, yung pagbi-bleed ng preno, separate ko na po yon. Ipapakita. Ano po? Alright. So, maraming salamat. Rock on!